Pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po sinabi niyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo nakadi. Okay. Sa, ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am, ma'am pala. Ma'am. Attorney Marie Catherine R. Nolasco Ilescas, ma'am. Ma'am, ano po ang inyong initial? Initial po, ah? Initial investigation. Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po si Mr. Sandro Mulac at kinuha na rin na with the go signal po. Ito nga, ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin ang sinabi, witness ni ma'am, mag-story yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas, ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ang statement si Mr. Ninyo. Yung dalawa po. Sino po pala nabibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin, syempre po, yung mga complainants base sa aming procedure po. Ah, okay. Para naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga ilang araw mga, na susupina, sinupina na po namin sila. Opo. Subpina. Ibig sabihin, sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Ninyo Mulac, si Mr. Sandro Mulac, at yung mga iba po po naming witnesses, kukunan po namin ang statement ngayon, later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard. Para po sa... Kasi sa amin, sa... Ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, ano? Nag-aaral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Diba? Hindi pa naman sila akusado dahil hindi pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila, di ba? Dapat pupuntahan nyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng, ano, ng NBI, pero sa PNP, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So, hindi po namin sila para arestuhin agad. So, dumadaan po na sila. Hindi naman arestuhin. Kasi ano yung kaso yun? Lumaki. Diba, ma'am, ang point natin dito, ang point natin, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong Daytig, alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan, ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan niyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin niyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito nga na. Sipin niyo, kailangan pang ma-iblat ni Senator Chinggo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan niyo na. Gusto ko lang sana mag-commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan niyo na po. Itong dalawang ito, huwag na natin mag-antay pa ng susumpina. Wala naman tayo sigurong antay pa natin isumpina namin ng warrant para bago nyo puntahan. Pabira lahat tayo pagkaganyan. Baka pwede nga imbita. CMA, kausa, hindi, wala pa naman tayo ina-arresto dito. Di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po tayo ina-arresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin. Opo. Sa proseso mo, po, sana sa pagkakataon ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino, extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na nagugobyerno. Huwag tayong masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin, is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging. Kasi kailangan pa tayo. Alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag. Tawagan mo yung, ano ba yun? Pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong kiusap. O pwede pa natin ito pag-usap. Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga po maraming natin. Ito ay personal plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, Professor ko si NBI Director Santiago. Oh, okay. Professor ko yan.
So sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam ko naman, mga kabigado kayo. Alam niyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair? Opo. Yes, Senator. Pwede yung hot pursuit doctrine? Yan? Wala, hindi po pinanangyari. Ano, hindi, no? Hindi po kasi, medyo may katagalan na po. Hindi nga, kung within the, halimbawa, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information of the public. Opo. Para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is, kailangan kagaganap lang po nung krimen. The span of what? How many hours? Sa circumstances. Kasi, kanya nga, sa hot pursuit po, sa circumstances, minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad, siguro sa takot. Depende po sa circumstances. It's really case-to-case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kagad arrestuhin, di ba? Meron po kami personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho namin arestuhin agad yung ating akusado or subject. Pero kung meron naman biktima na willing siya mag-cooperate at bigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin itong biktima na to sa hot pursuit para siyang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... So may time yun? Alba, 24 hours? Yes po. Yes. Pwede. 48 hours? Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Ay, katulad nito, ilang araw na ninyo bago mo... Bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 days after? Po. Medyo matagal. Siyempre, lagay yung trauma. Hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka, ano, Mr. Chair, may gusto natin, ano? Meron ka gusto sabihin? Gusto ko lang sabihin, ma'am? Pwede sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So, if ever na gusto niyo yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong mag- sabihin ko ano yung narinig ko. Okay. Salamat, ma'am. Tapos ko kayo. Okay, apa. Okay, salamat. Thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo ulit. Ma'am. Kasi talagang ano eh, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. So, huwag natin sana laging parang nakikita ng tao eh. Minsan, huwag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag ka isang taong mahirap, pagka inireklamo, kinka mo kagad, may action ang batas natin. Sana po, huwag sana magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive eh, sa mga ganitong issue. Meron dyan matanda dati, matanda na kumuha lang ng bunga ng mga gulong. Hindi mga NBA yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inireklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, eh parang ang kailangan natin, yeah, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, constitution yan eh. Di ba? Batas yan eh. Pero ma'am, hindi ako sabi ito. Hindi ito suspect. Masama ka ba yung imbitahin? Ano ba? Imbitahin, pwede ba tayo? Imbitahin. Punta ka mo ba? Ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. O ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Oyo, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po na? Ah, hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? yun po, pagdala sa kanila, sa kanila na po yun. Diba, inimbitahan nyo? Opo. Inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko, ma'am eh. Kailangan, magtulungan tayo dito. Oo. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na, hindi ko sila pwedeng kausapin. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na ito, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di adjourn na ito. Naitindihan niyo ba ako? Adjourn na ito, hindi na ito issue. Iba lang yung pag-usapan natin. Tulungan natin ito, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin ito.
Pusin na natin to. Hindi ito isang bagay na makakarangin mo yung sasabihin ko. Ha, pwede mo, yes sir, itulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, merong nagre-reklamo dito ng sexual harassment. Isang tao, isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi nung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun? Attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga tao to? Hindi pwede. At kakausapin po natin itong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga tao. Aksyon ng NBI. Aksyon mo, ma'am. Ikaw ang tinakausap ko. Hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. At sinabi mo ba sa akin tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng posisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahalap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan masyado kasing attorney ka agad ma'am ang dating. Ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa o mabante. Huwag naman tayo puro ganun. Ma'am ha? Thank you ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-indica at marap dito yung dalawa. Masasabi, ito po ba'y makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na makaka-apekto sa inyong anak. Yes po. Pagkapag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao e na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan, sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinakalabas ng taong bayan, yan lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi po korte kasi eh. Kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, paang pinag-uusapan natin? Ano po, 1 minute mo na suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ah, yun, napakaganda po nito. Bago ko po patuloyin ang ating paglalakad po ng ating sa sektor ng MMDA po, si Sir Lipana, bago po kayo kumpisa, ipurihin ko lang po ito. Itong pinakita ng DA, ang ganda nito ah. Pinamimigay niyo po ito sa mga magsasaka para pamaypay na rin po. Tama po ba ako? Tapos pagka umuwi ng late yung asawa dahil uminom, pwedeng ipalo din sa ulo eh. Malakas eh, oh. Matigas. Ah. Ito po, maganda oh, ano? Magsasaka, ang ganda oh. Hindi basta nasisira, ang ganda po ng material. Saan po ito pinamigay? Ang ganda oh, maging handa sa La Nina para tuloy ang produksyon at kita. Ang ganda nito. Saan po ito pinamigay na? Pwede po malaman kung saan region na po ito naka lahat po. Ilang magsasaka na po ang nakatanggap? Ang ganda naman ito. Project mo po ito. Opo, hindi po ito pinagkatiwala sa lokal. Sa inyo po ito. Opo. Ang ganda nito. Ano po ito? Magpabigay po. May seminar. Wala na. Ito na yun. Meron po bang papaliwanag sa mga magsasaka? Siyempre, Tagalog naman po siya. Maganda naman. Pero siyempre, maganda din yung may konting... Ano nyo ba yung parang ano po ba yung galaw komunidad yung magkakasama tapos pinag-uusapan nila to, meron po bang ganun na ginawa yung mga kooperatiba? Yes sir, yes sir.
madalas po kasi sa probinsya po, sa regional level, nag-uusap po yung PIA at saka yung DA. Pag meron po kaming mga kapihan na talakayan doon sa mga probinsya, sa mga lugar na yun, binibigyan po nila kami ng katulad ng ganyan. Iba lang po yung binigay nila sa amin. Pero mga polietos din po yun. Ako po dito, meron pa kayo ibang ginagawa. Ano silang ginagawang ganyan? Oh, ang ganda po. Oh, ang ganda, may larawan pa. Maganda yung material, boss ah. Oh. Pero po dito yung sinagawa. Sa administrasyon na po ni Mahal na Bong Mong Marcos. Maganda po ito. Marami po kayo. Para binigyan niyo ako yung sample para maipo-post ko rin. Hindi, post ko rin kung marami kayo. Magpapadala daw po, sir. Opo, wala naman nagalit sa inyo ng mga magsasara. Napalo po. Wala, tigas. Salamat po. Salamat. Nagbalikan ko na po yung MMDA. Salamat po sa pagpapakita nito. Palalawakin pa po namin ito. Gagawin ko po po itong paksa sa aking Facebook account. Salamat po. Sir, you have the floor. Yes, Mr. Chair. Una, bago ko muna i-discussin yung ating 50-year or 50-year. English na to ha, kasi si ma'am, ang ating bisita from the United Nations. Can you English it? Okay. Yes, Mr. Chair, before I will discuss our 50-year drainage master plan for Metro Manila, very briefly, why Metro Manila is continuously suffering flooding. Metro Manila, yung our drainage system in Metro Manila, mostly it was constructed in the 1970s. And because of the rapid urbanization and increase in populations, so, and there are some development, each cities have some developments. Kamukhang sinasabi natin na nagiging patsi-patsi. So, our drainage system is no longer integrated and antiquated. So, maliit na po yung ating drainage system. It can only accommodate 25 millimeters per hour to discharge the water. Per hour, 24 millimeter rainfall. Now, yes, Mr. Chair, and this last Typhoon Karina, ang drainage rainfall natin is 74 millimeter per hour. So it's very possible to discharge. Now, so there is a real need to pursue on our recommendations for our drainage map. Sir, sir, tanong lang po ulit, para ano? Bakit po kaya lagi naman ako nakakakita na naghuhukay. Kung saan-saan, hukay. Minsan maganda pa yung kalsada, hukay. Lahat na po yung drainage. Kailan po tayo gagawa ng tamang sukat? Ito nga po, this is our proposal. And, kasama po sa 50 years pa. Yung your question, sir, why you are always saying that there is always dredging, there is cleaning of waterways. Actually, those are only maintenance to maintain. Okay po, maintenance po yan. Yes, dredging operations. Hindi po yung nagpapalit ng mga tube truck, pinalalaki, ganun. There are few, there is an increase in the diameter, but we cannot maximize. Ano po, 50 years, sir? Paano po, saan po matagal-tagal yun po, sa 50 years plan, ha? Pero paano po yan? Siyempre, meron kayong stages yan. Yes, una yung pag-aaral. Nagawa na po ba yun? Mag-start po kami ng it will be funded by the World Bank yung gagawing study, including the... Bakit po kailangan natin, boss, yung World Bank sa study? Dahil sa... Sila ang pupondo loan? Sa loan po da? Yes, sila will fund yung ating... yung pag-aaral? Pag-aaral. Sapagkat medyo komplikado po ito pag uugnay. Kaya kailangan po na-initiate yung pag-aaral? Ngayon po, kailangan natin pag-aaralan po. Hindi, sa tagal ng kasaysayan, ngayon lang tayo mag-aaral, pambihira. Sige po, kailan po nakisalat? After po, mayroon sa lang ang DPW sa dati ng pag-aaral, pero sa tagal hindi na-implement lahat, so we need baguhin natin. Bigyan po sa akin yung pinakakahabol sa panahon. Hindi nakahabol sa panahon. Kung plano natin, lagi huli. Ngayon, kailangan natin. Pwede ba ito ngayon, maisagawa na agad ng World Bank? Ano po nakakapigil dyan? Bakit hindi pa po nag-uumpisa? Ina-ice lang po namin ng DPW sa mga thermal preference, then... nag-signify naman ang World Bank na pupondohan nila. Ito pong this year, pipilitin po natin nung umpisa niyo pag-aaral ngayong taon na to. Ganun? Makakalungkot naman yun. So, teka po, ha? Babalik po ako sa inyo. Babalik. Punta lang. Ay, boss, kumakain pa si Boss Pico, eh. Hindi, kain ko mga, boss. Ito muna. Sige po, tuloy mo na po. Tapos tatalon ako sa inyo, boss. Tatanong. So, ganun po. At kagaya na sabi niyo, bakit ba ang Netherlands na mababa naman lugar, hindi naman binabaha? So, kung titin natin, kasi pag-aaral itong 50-year, sa ating 50-year drainage master plan for Metro Manila. So basically, i-integrate natin lahat ng drainage system ng 16 cities and 1 municipality. And of course, lalakihan natin
Kasama na yung sila. Okay, that's to be me kung sabihin, kasama na po itong ating mga bisitang city na ito. Malamang kakadikit po yan. Apo. Malabon, Labotas, Manila. Sino po sa Manila? Kaya po, alam niyo naman po itong experience master plan. Alam niyo na po ba ito? Yes po, Mr. Chair. Eto, kayo po ay nagbigay ng mungkahi dito. During the time po na kinakraft po nila yan, invited po lahat ng everybody. Marami din, alam niyo po, marami invited yun ang pinakinggan. Para lang masabing invited. Kayo po ay pinagsalita po ba? Yes po, Mr. Nagbigay kayo ng mungkahi ninyo. Yes po. Kung ayaw po kayo sa 15 years. Yes po, sir. Wala po kayong tanong na baka po pwedeng habang ginagawa natin yung 15 years, eh, meron na kayong magawa naman na, alam mo na, konting solution. Yes po, Mr. Chair. Later on po, kasama po ito sa aking presentation po. Ah, oh, sige, okay. Humihingi ng oras sarili niya. Okay, boss. Tuloy mo, boss. Yes, Mr. Chair. Kasama po sa ating pag-aaral, i-consider natin sa ating 15-year drainage master plan. Ito pong construction effective flood control operation system or REFCOS. Actually, sir. Isang singit lang. Yung pong problema dyan sa bata pati na ko, yan na problema lang. Yan na lagi ang commercial, yung basura, babalik sa'yo, yung mga ganun. Ano po ba talaga ang solusyon natin dyan para ang ating mga kababayan? Sa palagay po ba nyo, hindi kulang pa rin ang ating public information pagka pinag-usapan ang waste disposal? Unfortunately, Mr. Chair, tuloy-tuloy po ang ating information system. Meron pa tayong mga barangay na ginagawa, pupunta tayo sa barangay. Ano po kaya sa palagay po ninyo, ang dapat natin gawin? Hindi ba po ang MMDA, meron din po kayong law enforcement? Ang law enforcement ng Zera. Traffic? Yes, Mr. Chair. Pag pinag-usapan natin ang traffic, eh lahat ng klase traffic, transportation, lahat. Etong basura. Ang sa enforcement. Ang traffic na rin to? Under pa rin po ng supervision ng MMDA, pero mostly nag-enforce po niyan. Pagdating sa pagtatapon ng basura, isulay ko lang. Wala po kayong power naman sa local para sila ay kamustahin man lang dyan sa kanilang waste management. Ganoon nga po, kapag may nagsusulong ng mga programa. Kasama po yung information. Kasi boss, itong huling baha, talagang basura, boss. Nakita ko talaga. Nakakalungkot nga, Mr. Chair, na... Opo, paparang yun. Ito yung solusyon natin, boss, kung lagi lang tayo at natanggapin na lang natin. Time po ay meron tayong sinusulong na programa. Yung tinatawag natin yung Premier Solar Waste Management Program for Metro Manila. Napapasinator po ba nyo kung saan ka? Saan galing yan? Anong lungsod yan galing? Practically, almost all city ang problema natin dyan. Kaya mga safe answer nun, sir. Almost all city. Saan po yung daan? Saan po yung daan bago isipo? Ang una ay yung pagkakalat sa ating mga waterways. Ang number one problema natin, kaya nahihirapan tayo. Kailangan maalis muna yung mga informal settlers along waterways natin. In fact, mayroon mga informal settlers mismo sa ibabaw ng waterways natin. Ilang po ba sa lokal din po ang pasa ng ano niyan? Meron na po yung programa ang ating vision na i-relocate lahat ng nasa waterways. Inuumpisahan na po nila. Pero pag natanggal naman po nila ang mga informal settlers, ang MMD naman po ay gagawa niya ng mga linear park. Nag-umpisa na po yung May mga linear park na po na tayong nagawa. Apo, ibig sabihin, well-informed po itong mga ating mga kababayan na informal settlers sa tumira dito sa mga ito. Opo, at alam na po nila, hindi na po sila babalik. Kasi alam nyo, boss, doon sa local government namin, pasa-pase, umalis yung isa. Babalik yung kapatid. Pasa-pasa, parang mana-mana din eh. Kaya may coordination po ang MMD at ang BISUD. Kung natanggal nila yung informal settler, lalagyan naman ang MMD ng linear park para makakabalik. Opo, kasi minsan naman nagkakaroon kasi ng yung informal settlers na haluan ng sindikato, boss, kaya kawawa din yung mga squatters, sa totoo lang. Nakakaawa pagka hinaluan nun ng sindikato. Kaya sana po manage din natin na laging may sindikato, boss, eh. Eh hindi nawawala eh. Sana manage na yun na huwag na silang makabalik doon. At mga total, binabayaran na po yan, di ba, ng local? Kaya nga po, ang best na para ma-discourage sila, ay lagyan natin ng kapakipakinabang waterways, lalagyan natin ng park, lalagyan natin ng mga livelihood sa lugar. Ito po, tinanggap po ito lahat ng lungsod, ha? Ito po, plano ninyo. Pinag-usap na po yan sa atin na Metro Manila Council na Metro Manila Council po, binubuyan ang mga sabit ng sabit ng Metro Manila. Opo, ito po lahat na ito, salayon po dito. Opo, at ang pakakama na po sila. Siguro sir, bigyan mo na lang kami ng para ma-announce namin sa tao kung kailan talaga matatapos yung paggawa ng plano pa lang. Opo, agad tatalima po kami sir. Opo sir, kasi masyado pong maraming nag-aatay dito sa magkaroon pa tayo ng solusyon.
Opo. Sir, pabalik na kayo. Tatanong lang po ako dun sa Maynila sa presentation nila kasi parang parehas naman po kayo ng presentation. Pero babalik po ako sa inyo, Sir Lipana. Sir, Ubangilis na, mag-present ka? Yes po, Mr. Chair. Sinit-sinit lang ako kung paparehas naman dun sa MMDA, ha? Yes po, Mr. Chair. Salamat po. Ano na, wala nyo po sa oras ito. Ano po, 3 to 5 minutes. Okay, boss. Sige po. Before I start po, Mr. Chair, I would like to hand over po a simple leaflets po from the City Government of Manila. Ito po ay part po ng aming public information dissemination campaign. Kayo po ba sa public information? Ako po ang nila. Ayo, pagtungkol po yan sa mga technical aspects on the disaster. Resident meteorologist po ng siyudad ng Maynila. Wow, ang galing. Ang galing. Tagalog din. Ano, Pilipino din. Ano, maganda. O ba, may paisingit-singit ng English. Pinakakalat niyo po ito? Yes po. Sa paano po? Sa barangay? Yes po, for information po ng lahat, ang City of Manila po ang may pinakakonte na barangay 896 po. Ayun po, so ang goal po namin ay bigyan po ng informasyon lahat po ng barangay sa City of Manila. Ano po ito? Tao? Yes po, sir. Tao, dinadala sa bahay, nilalagay sa ilalim ng pintuan o tao-tao? Sir, tao-tao po yan, sir. Okay. So ang goal po sa ngayon ay per family, head po ng family. As long as informed po ang head ng family, naniniwala po kami maging informed po ang buong pamilya po. Sa ngayon po, ang amin pong... hindi laging ganun. Paano kung malakas sa toma si tatay? Siguro dapat alam din natin kung kanino natin inagot. Yes, sir. Mr. Chair, sa ngayon po, pinamimigay na po namin ito ngayon sa mga eskwelahan para... Yun, ang pinakamaganda, boss. Opo. Merong talakayan sa loob ng classroom tungkol dito. Yes po, Mr. Chair. Kapatner nyo ang betod. Ang local ano, ano po ang paano gawa? Sa ngayon po, Mr. Chair, nakamowa po kami sa iba't iba pong mga university po, SUCs po sa loob po ng Manila, PLM and UDM po. Lahat po yan ay kanila, may kopya po sila. In fact po, Mr. Chair, hindi lamang po yan ang aming pong leaflet. Inano ko lang po yan, dinala ko po kasi in relation po dun sa topic po natin na El Nino po. So ngayon, nakafocus po kami sa secondary effects po ng El Nino, which is mapapansin nyo po ang isa po sa aming pong hazards ay yung fire po. No, so gusto ko mga tanong yun. Kapag ang Manila, popular na rin sa baha eh. Yes po. Meron din ba kayong local plan? Kasi meron sinasabi ang MMPA, may sinasabi ang national, ang plano nila. Kayo mismo, saan sa Manila, ano plano nyo dyan sa napakadaming tubig na bubuhos sa inyo na magagamit ko sana sa panahon na andyan ang El Nino? Ayan po, good question po, Mr. Chair. Sa ngayon po ay amin pong kinocoordinate ito sa engineering department at ongoing na rin po ang aming drainage master plan. Bukod pa po dyan, gusto ko rin pong idagdag na kami po ay nakapag-craft for the first time po year 2021 po ng aming local climate change action plan na siya pong certified po ng Climate Change Commission. Opo. So ito po ay isa po sa mga steps namin bilang ambag po ng siyudad ng Maynila sa dapat po na collective effort ng buong Pilipinas po para sa battle po natin sa climate change. Oh, maraming salamat, Iho. Iho, meron kang knowledge kung ano ang plano ng Maynila? Locally, sa Imbaha. Yes po. Meron na ba kayong parang yung sa Bulacan? Meron na silang water impounding na meron na bang ganyan na pag-uusapan sa inyong lokal na pamahalaan? Yes po, Mr. Chair. Bilang kami po ang pangunahing tanggapan na siya pong ng lahat po ng initiatives ng DRM Council po ay ongoing po ang aming po mga maintenance activities po sa siyudad po ng Maynila. Opo, maintenance yung existing? Yes po. Yung po plano, halimbawa katulad ng ginawa nila sa BGC, diba na, alam po lumang ang Maynila ay matandang siyudad na. Pero wala bang paraan na makaisip o makahanap kayo ng lugar doon na pwedeng parang sa BGC may pinupuntahan yung tubig sa ilalim? In fact, Mr. Chair, we have this study po, basa po namin. Meron po sana, under po sana ng UST. Yung same concept po. Yes po. Same concept po for the same concept po 'yon sa BGC rin po. Okay, matagal na pala 'yan. Aquino administration po pala 'yan. Bakit hindi po nagawa? Dahil nagpalit ng pangulo, ganun ba? Talagang tenkuyan tayo. Kaya kasi ganyan talaga sa atin, pagpalit ng pangulo, walang continuity. Mr. Chair, pasensya na po. I don't have the technical information. But you have to. Yes. Okay, thank you. Thank you anak. Ha? Maraming salamat. Napakahusay mo, sir. Opo. Sir, yung 50-year drainage master plan is to address the flooding for 50 years. Pero hindi ganun katagal yung pag-aaral. Pinabanggit po nila na hinahanap nyo ng pounding area, impounding ng tubig sa bawat city. Part po yan ang ating ginagawang drainage master plan. Then yung mag-umpisa po yan sa upstream, particular sa parting bumababa galing ng Rizal. So we are intending yung nadinig na naman natin Wawa Dam, ginagawa na po yan. Then habang bumababa, gagawa tayo ng impounding air ng tubig para nga
pagdating ng wala ng ulan, saka natin unti-unti i-release-an. At siyempre kasama yun yung paggagawa ng malaking drainage system to accommodate waters, ang mga nabanggit ko, 25 millimeters lamang per hour ang capacity. So dapat kahit ganun pa umabot man yan ng kamukha ng nangyayari ngayon na 74 millimeters per hour, dapat na accommodate yung gagawin nating drainage format to Manila. At lahat naman yan ay papuntang Pasig River, Manila Bay, Laguna, Divay at San Juan River. So dapat magkakadugtong yan at lakihan ang mga drainage system natin. Practically, two aspect lang naman yan, laki ng drainage system at maglagay ng mga impounding, water impounding. Napakaganda po nung plano, Undersecretary. Opo, ang nais lang po natin, baka meron ng mga kagyat ng maumpisahan na talagang, kasi yung 50 years, medyo kung nanamnamin natin nun, naku, hindi ko na makikita yan, subhanallah. Oo. Baka lang may mga maumpisahan na po tayo at ma-priority natin yung mga lungsod na at mga malalawigan na talagang apektado. Opo, yun lang po, sir, baka meron, di ba pakitapos, kino niyo po yung presentation, sir? Tapos na po ba? Actually, ito na po yung ginagawa natin to address the flooding. Meron tayong 71 pumping station na mini-maintain to address the flooding. Kaya mapapansin natin, bagamat nagpa-flood, pero agad natin na di-discharge sa tubig because of power mga interventions, yun nga lang, at kung talagang malakas, masyadong malaki ang volume, hindi kaya ng capacity sa ngayon ng ating mga drainage system. So yan po ang ating mga pumping stations na nilimintoy natin, na lahat naman po yan naging operational during our during the typhoon Karina, pagkamat yung pumping station natin sa Libertad ay nagka-problema. Pero ngayon, naayos na po yan. So ito po ang ating mga sinasabi ni Mr. Chen na bakit ba laging nakikita ng nagbubungkal, naglilinis, pero meron pa ng flooding. Actually, po ay actually maintenance to prevent yung pressure na yung ating mga drainage system ay gumagana. Yan po yung ating mga nililinis lagi ng mga drainage. Sa open water po ay meron tayong nililinis na kaubuan na 587 kilometers. Sa drainage mains and interceptor ay 61 kilometers. At sa mga lateral drainage po ay 1,000 kilometers. So, yun po. Yung po bang nakikita ko mga tao, ano po yung sinasabi nyo, no? Ganun lang talaga yung kaya nun, ano? Opo, yun ba? Kahit pa paano, nalalakihan natin, pero limited po. Kasi kahit po, ang kaya kailangan nga po natin, pag sabay-sabay natin interconnected, so kailangan natin magandang gawa ng plano, kaok ng kabuuan ng Metro Manila, at integrated lahat ng from mataas up to pababa na sinasabi natin ng water system, papuntang Laguna Divide, tagpapuntang Pasig River, papusang sa lahat po ng main pupuntahan ng ating mga tubig. Naglalagay din po tayo ngayon ng mga trash trap para yung mapigil natin yung mga basura makuntinan natin bawat area na hindi na po makarating sa ating mga pumping station dahil nakasisira, nakakaabala sa pag-discharge ng tubig yung ating mga. Oo, yun ang tama pong salita. Abala yan eh. Dapat hindi na natin dinadaanan yan eh. Nagiging ano pa natin yan eh. Siguro talagang kailangan pong paigtingin nyo pa yung kampanya nyo dyan sa basura. At ito po yung ating EFCOS or Effective Flood Control Operation System. Meron po tayong EFCOS ngayon na system na ginagamit para mag-monitor ng volume ng rain. Pero may guluma na yan, kailangan na palitan na. So kasama po yan sa programa natin. So ito po ang minimization natin. Meron pa tayong mga nakukuha natin basura. Iba, ginagawa nating concrete barrier, eco bricks. Oh, na-recycle na po yan para maging kapakipakinabang. Ako po, existing na po yan. Yung ating nakukuha ng plastic and glass waste, kaya convert po into eco bricks and eco hollow block and concrete barrier. Meron po. Ito pong mga produkto niyan, saan po ginagamit? Ginagamit po natin sa ating mga project, sa ating mga green program sa Metro Manila. Sinishare din po natin. Yan ito, umpisahan itong proyekto na ito. Maganda ito. Climate change or recycle. Yes, mga 2 years na po yan. 2 years na po. Itong mga gamit po nyo dito, 2 years na po. Panahon po ng administration nito. Apo. Ito pong mga gamit na ito. Sige po, tuloy po. Then meron din po tayo yung isa sa mga bumabara sa ating mga pumping system natin, itong water rising or the water lily. So meron naman tayong processing doon, ginagawa natin charcoal briquette at yung lily pot, ginagawa natin paso. Yung charcoal po yan. Mga sa'yo,
So, mukhang hindi na nilagay. Nahanap po yung pasyente sa inyo, alam naman. Next slide. So ito sinasabi natin na yung social behavioral change communication na patuloy-tuloy po tayo, nagbibigay ng programa, nagbibigay ng pag-aaral sa ating mga kababayan to our community by social development. Meron din po tayo? Buong Pilipinas, buong Metro Manila po yan. Sa barangay. Meron din po yan, bingkot sa mga barangay at meron po kaming nagbayar na MRIAT po siya. Ang local government ay sumusunod. Meron po kayong binibigay na insentibo o ano po? Meron po. Kamukha yung aming basura palitang grocery. Kami pondo po yan. Pagkalaki po kayong i-handle ng barangay, binibigyan namin sa kanilang pondo. Pero kita nyo, hindi ko alam. Public information, boss. Ako, reward system pala yan. Pagka malinis ka, bibigyan ka ng free grocery. Tama po ba? Ganun po. Ano po yan? Sino po ang makakasabi sa iyo kung sino yung sumunod? Pwede puntahan po namin, minomonitor namin sa barangayan. Parang biglaan, ganun, biglaan. Kaya nakakatap programa yan, umiikot kami sa mga barangay, ibababa namin yung programa. Pagkaya na nilang handle, binibigyan namin sa kanila. Sila na yung mag-operate. Mag-reward? Oo. Ganun. Political, ano yan, weapon na naman yan? Hindi. Sa akin lang, mas pagtuunan natin ng pansin kung paano malalaman ng mga kababayan natin na meron tayong reward system niya sa present namin with our information. Na yun, pagka nalinis na natin yung basement natin, yung waterways, nilalagyan natin ang mga linear park. Yes, Mr. Chair. Yan ang lagi ko dating binabanatan sa Pilipinas, walang playground. Sa abroad, napakadaming playground, kaya yung mga bata, malaya ang mga isip, okay ang mga motor ng mga bata, kasi maraming playground. Napakaganda po nito, boss. At kung ito po, papalawakin nyo pa, dapat ito suportahan. Tayo po yun, Mr. Chair, ang nagiging challenge na lang tayo, inihintay natin na maklear ng DSUD, kung saan clear nila, lalagyan natin ang linear park. Ang ganda niya, boss. Yeah, yung ating information dissemination, binagawa natin from MDA website, news articles and press releases, social media. Hindi naman pinisalita, Pilipino, baka naman English, boss. Halo po. Ha? Halo, okay. English pang saan po, anong lugar po yung pang-English? Pagay na tinataglish na lang natin ang ating mga presentation. Diba, okay. Another thing na hindi nasama sa presentation, Mr. Chair, at present, yung ating mga city-owned market, binibigyan natin ng composting machine. Market because based on our style. Ano nilalagay mo? Medyo mapalain yun, no? Sa palengke. Ano nila nilalagay sa palengke? Mas masir sa palengke. Pag kukuha ng basura, process na agad sa composting machine, wala ng basura lalabas. At pansin sa pag-aaral natin, 85% ng waste sa market is compostable. So pag pinarasas mo yung compostable, pag ikot sa palengke, hindi sasalang na agad sa composting machine. At ang matitira na lang is... Hindi po yun, ha? Mawawala na po. Hindi po maaamoy kasi hindi na sa babaho, hindi na sa mabubulok. Ito process na agad. Meron po kayong makina niyan? Meron po. Ayan, makapagbigay natin lahat po yung syudad. Makapag-apat pa lang yung nabibigyan natin, magpa-participate. Hindi, wala na kakasulitan mong... Pinagka-cluster-cluster po. Hindi yung nakapalad na nabigyan niyan. Nabigyan na po lang ito yun is Muntinlu, Papasay, Paranaque, and Las Piñas. At may Katambal po yan na coconut making machine. Yung mga bulot ng luwag sa palengke, kukunin po process, dalawa mapoproduce, kokopat, at yung kokopit yung kokopat. Kokopat na yun eh, dahil napunta kami sa Israel, di ba? Gamit nila doon. Meron po tayo ngayon. Isang sa Republic yata, di ba? Kokopat doon. Opo, export natin yan, boss. At ibigay ko lang ng emphasis para for the information po ng everybody, ng iyong taong. Yung taong bayan, boss. Information sa taong bayan. 85% ng basura sa palengke ay compostable. Pag kinampos mo, ang matitira lang is 35% at hindi na basura, but compost fertilizer. The 65% is moisture content. So, what remains? 15% na recyclable. O, yun po. Galing, ah. Okay, ako. Lahat po yan na i-implement. Opo. At ito po namin yung mga palengke na bigyan namin. Okay, alam niyo po, maganda yan, ha? Parang magandang ipakita din sa mga governor yung ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo. Maganda po yan. Sana po, hindi lang apat na lugar, ha, boss, ha? Bibigyan po namin lahat ng suro. Boss, ha, huwag naman political weapon. At ayun pa, alam na din nila, nag-aantay na rin na mabigyan sila. Apo, okay, salamat po. Pakinggan ko na po yung Malabon, hindi pa natin naririnig. Sir, apo. Sir, ang Malabon, sir. Roderick Bang. Tunggol. Tunggol. Apo.
Boss, kamusta po ang Malabon? Narinig niyo naman po ang mga plano ng MMDA, narinig niyo ang plano ng Bulacan, narinig niyo ang plano ng Maynila, na Botas, ang tibay po ng kanilang mga plano. Kayo po dyan sa Malabon. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga galang-galang ng Senador Robby Padilla. Kami po sa Malabon ay isa po sa pinaka-naapektuhan po nitong bagyong Karina dahil nga po halos magkatabi po kami ng Nabotas. Ang kaibahan lang po, sila po ay mas malapit sa dagat kaya po mas marami po ang nakaranas ng pagbaha din sa amin dahil nga po sa tindi ng ulan na dinulot po nitong bagyong Karina. Ano ba ang taas ng baha sa inyo? Iba? Magmula po nung sa edad lang po natin, ano, sa pansyahan po ng edad natin, nung bata po ba kayo, mas mababa o ngayon na kayo po ay kaedad ko na, mas tumaas na? Nakamaganip ka na sa kung sanabi ko mong kaedad tayo, ha? Apo, well. Bali, ang naobserbahan ko po dito, halos parang naulit po itong mga baga 2012, yung pataas po ng tubig na dinanas po ngayon sa bagyong Karina. May mga lugar po sa amin na umabot po sa second floor yung tubig na... yung mga baga 2012 lang po ito nangyari. Kaya after po nun, hindi na po uli bumahan ng ganito kataas. Parang ito po yung binabanggit kanina ng mga return period po. Ang sa pagtatala ko to ay parang 10-year return period po ang nangyari dito sa ano, sa bagyong Karina. Ngayon po ay kasalukuyan po ang tumaas po yung baha, tumaas o hindi po. Yung pa rin. Halos pantayan po. Nung 12 years na yon, yung pa rin. Okay. So hindi naman po hindi niyo pwedeng sabihin na nagkaroon na ng impact yung climate change. Ganun pa din. O pwede niyo sabihin tinatamaan na rin kayo ng climate change. Masasabi ko po na maaaring epekto po ito ng climate change dahil nga po mas tumitindi po yung mga pag-ulan na nararanasan po natin ngayon. Yung intensity po, dati po kasi, kagaya po ng mga nakakarang panahon, matagal po yun bago tumaas yung tubig ba. Pero ngayon po, sa loob lang po ng halos 12 hours ay bigla po ibunos yung ganito karaming ulan. Na ipapaliwanag po natin sa pamamagitan po ng public information sa ating mga taga-Malabon na talagang nandito na po itong masasabi po nating pinakamatinding pagsubok. Kasi talaga po itong climate change, naniniwala po kayo na totoo. Yes po. Opo, alam po ba yan ng ating mga kababayan sa Malabon na totoo na ito, ang haharapin natin na ito? Opo, palagi po itong kasama sa mga advice na ibinibigay po namin, information dissemination, kagaya rin po ng ginagawa ng ibang syudad. Meron po yung ganito. Meron dito kami mga booklet na ipinamimigay na ipinamamahagi po sa mga paaralan at mga barangay po. Ang ginagawa po namin sa Malabon ay kagaya rin po ng ibang syudad. Meron po kami, kagaya po nangyari ngayong bagyong Karina, meron po kaming immediate na mga proyekto. Meron din naman pong mga short-term, long-term na proyekto para po matugunan yung pagbaha. Kasi po kailangan maramdaman din po talaga ng mga tao na gobyerno para agad na tumulong sa kanila. And at the same time, meron din pong long-term na kagaya po ng mga Drainage Master Plan. Medyo matagal po talagang isagawa ito. Pero meron naman pong mga immediate na ginagawa po ang pamahalang lokal ng Malabon po. Sa inyo po bang, sa Malabon po ba, meron po kayong, meron din proyekto na isinasangguni sa MMDA o sa national government kung paano nyo po ma-handle ang inyong baha dyan sa Malabon na sinasabi nyo pong tumataas? Opo, actually po ang Malabon po ay binubuo po ng tatlong klase na flood control facility po. Yung lokal, para sa lokal po, meron pa mga lokal na pumping station. Meron din naman po minamanage ang MMDA. Lahat po ay functional. Opo, sa ang report po sa atin ay functional po ito lang ang bagyong Karina. Opo. Meron lang po kaming report na meron po kasing nasirang sa isang barangay po sa amin kaya po talagang pwede po yung pagpasok ng ano, nung tubig baha sa amin itong nakaraang bagyong Karina. Almost 100 meters po yung bumigay na ano, na river wall po na ito. Ito po ba yung bilabanggit ng ating mahal na Pangulo na tinamaan ng badge? Ito po ba yun o iba pa yun? Saan po ba yun? May sinasabi pong tinamaan eh. Opo, iba pa po yun. Ito po yung Malabon na Botas na Bigensional Gate. Ang location po nito ay sa Nabotas, pero apektado po kami nung pagbaha na ito. Ngayon, yung binabanggit ko pong river wall ay sa isang barangay papubukod pa po. Kaya po doble talaga yung dinanas naming pinagmamulan. Ano po ang nakadamage doon yun? Sa river wall po, sabi nyo? Opo. Ano po ang nakadamage doon? Ano po ba ang tsaka ng river wall? Simentado po ba yun? Opo. Actually, ano po ito eh. Kasalukuyan pong ginagawa ng DPWH. Meron pong portion dito na... ipapak po nila na ano na may nilalagay po silang mga bakal na parang ano tawag chip pile. Hindi pa po inabot po itong lugar na to kaya yung luma niya pong river wall ay bumigay po doon sa pagragasa po ng tubig galing po sa ano sa ano po naging dahilan bakit gumuho po yun eh, matagal na palang existing yun dahil luma na ganun po ba kalumaan dahil gumuho sa lakas ng dating ng baha. Opo, dahil nga po doon sa pagragasa ng tubig diba umapaw po ang lamesa dam. So, sa amin po kasi ang punta ng tubig nito kapag ka po umaapaw ang lamesa dam,
Ang mga kaya po, nag-release ng tubig. Nag-release ng tubig. Overflow lang po ang lamesa. Overflow lang. Opo, wala po silang gate. Wow! Sa inyo po ang tanong. Opo. Alam, po, naman, alam naman po ng mga taga Malabon na talagang kayo ang bagsakan ng tubig. Opo. Ayos po sila doon. Yes po. So, dahil sa, sabi nga po, sa kasaysayan na, kayo na yung talagang bagsakan ng tubig. Opo, bukod po sa Pansit Malabon, sikat din po kami sa pagbaha. Pero nitong mga nakaraang 10 taon, nitong nakaraang 10 taon ay hindi nga po kami nakaranas ng matinding pagbaha. Nito lang nga lang po na ulit sa Bagyong Karina. Dahil nga po dun sa mga flood control na inilagay, so isa po sa iminumungkahi po natin ay kagaya po nung nasirang flood gate sa Nabotas, baka pwede pong gamin nilang dalawa para pag nasira po yung isa, meron pa pong isang gate na pwede humara. Tama, tama naman po. Yung pag sa anyo ibinigay ng mukahi sa MMDA? Mr. Chair, matagkasama na po sa proposal natin ng bayan na gawin dalawa. Actually, sa original plan po yan, dalawa talaga. Kanya lang ang napunduhan, isa lang. Mm-hmm. Kailangan niyo po papunduhan uli yan. Opo, opo. Hindi po yan kasama sa 50 years, ha? Separate. Eh, boss, meron na bang nabalitaan kayo nagpondo? Actually, local po ba? Hindi po yung pondoan yan. Magkano na ba yan? Actually, sa ano po kasi ito, sir, sa Nabotas po yung location po nung nasirang Nabgate. And sa Nabotas gagawin, sa Nabotas magiging ng paalam, meron po ba? Yung funding po nito ay magagaling po sa National Government Agency. The facility po ay under po ng MMDA. Okay, pero po. Ito po ay malamang po ay gagawin po in partnership po with DPWH. Mas DPWH? Na ituro ka ba, sir? May pag-asa ba itong magawa kagad? Actually, under discussion na po yata yan, sir. Okay. Sama po, under discussion na po pala. So, sana, inshallah, boss. Nalitaan lang, saratan na lang niyo ako. Hindi pa tapos ang discussion nila, naging argumento na. So, maraming salamat po. Okay na po kaya? Okay, salamat po, salamat po. Ma'am, pag-asa. Napag-usapan na po ang kasaysayan, napag-usapan na ang global warming, napag-usapan na po ang 50 years, napag-usapan na lahat. Kamusta po, may pag-asa po ba tayo na makarecover pa dito sa mga parating? Afternoon po, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. There is always hope as long as there is pag-asa. Yun po. Wow! I love you, Miss Annalisa Solis. Wow, ang galing, ha, ma'am. Have you heard? Ma'am, manja bibig? Very poetic. Okay po. So, good afternoon po muli. So, meron po akong pin repair na presentation when it comes to ano po yung mga 3 to 5 minutes lang po, Mr. Chair. So, po. So, ito po yung mga actions taken by DOST Pag-asa during the 2023-2024 El Nino since yung yung naibigay na pag-abisa sa atin. So, next po. Apo. Next po. So, dito lang po pinapakita natin yung chronology of initiatives o yung mga ginawa po or nangyari during the 2023-2024 El Nino. So, bago po magkaroon ng 2023-2024 El Nino, galing po tayo sa back-to-back-to-back La Nina. So, tatlong taon po yon, hindi natin masyadong namalayan because that was COVID-19 season. Pero kahit po nagkaroon tayo ng COVID-19, doon po dumaan sila Super Typhoon Ulysses, sila Typhoon Rolly, na kung saan naging mas devastating po. And kasabay po niyan, habang natatapos po yung ating La Nina, that time, ay nag-issue po ang pag-asa ng El Nino Watch last March 2023. So, ibig sabihin po... Singit lang. Opo. Nakikinig ba sa iyo ang mga ahensya ng gobyerno pag nagbibigay ka ng advisory? Palagay ko po, Senator, yes po. Dahil kaya po nailabas ang Executive Order No. 54 para po ma-reconstitute at mabuo po yung Task Force El Nino dahil po sa pag-asa and so alert and warning system. So meron po tayong watch, alert, and advisory. So yun po yung pagbigay nyo ng alert. Yun po, alert. Maksyon po pa kagad ang mga ahensya ng gobyerno. Yes po, Mr. Pagtakwa, hindi naman tayo nag-aawal dito. Sweet na tayo dito sa hearing na ito. Yes po, Mr. Senator. Actually po, dun sa pag-issue po natin ng March 23, 2023 ng El Nino Watch, wala pa pong 1 week. Kinontak na po ang pag-asa ng Presidential Management Staff through SICAM DRR office po before po March 30. So wala pa pong 1 week. Nakontak na po kami directly ng PMS through SICAM DRRO. And then after po noon, series na po ng mga meetings sa mga technical management group, sa National... Well,
Yan, ha? Nag-prepare na po kayo, lahat. Yes po, Mr. Chair. Kasi ang ibig sabihin po ng El Nino Watch ay around 55% na probability na in the next 6 months, posibleng magkaroon ng El Nino. So kasabay po niyan ay minomonitor po natin continuously. Andyan po nag-onset ang ating rainy season, nagkaroon po ng habagat, and ipinalabas po ng PAGASA ang El Nino Alert. Ibig sabihin po, in 2 to 3 months time, posible na pong naandyan magkaroon na po ng El Nino. At ang isa po... Ma'am, sorry po, naputol ko kayo ulit. Informed ba ang tao sa lahat po ng ito na sinasabi po ninyo na parating yung mga... Alam niyo po, yung mga nasa malapit na lugar, katulad ng MMDA, agyan lang sa ilong natin yan. Kasi, pero paano po yung mga nasa malayong lugar? Sino po ang kapatner ng PAGASA para sa pagpapaliwanag po nitong parating? Apo, Mr. Chair, tuwing nagbibigay po kami ng watch, alert, advisory, nagkakandak po kami ng press briefing. So, yung pong ating... briefing po saan ginagawa? Sa PAGASA po. So, ito po ay ini-invite natin ang national, local media, kasama na rin po yung lahat ng mga national government sectors concerned. So nagkakaroon po tayo ng press briefing at saka press conference po. So automatic po kasabay po ng mga issuance po ng alert and warning system ng DOST PAGASA, meron po tayong press briefing. Naintindihan ko po, alam niyo naman ma'am sa mga probinsya, alam magagaling ang tao doon eh. Alam na nila, panahon na. Kahit po yung mga magsasaka sa amin sa Nueva Ecija, parang mga tiga-PAGASA din yun. Alam nila, okay, buulan na, yung mga ganun po. No? Ang hindi lang nila alam yung amin ng ulan na datating. Yes, yun ang nagiging problema po ngayon. Yung dumadating sa atin ngayon ng mga tag-tubert at tag-ulan, hindi pa nila nakita sa buong buhay nila. Iwada yung impact kahit ng tag-tubo, ma'am. May mga palayan po sa amin doon sa Nueva Ecija na dati hindi naman natutuyo. Ngayon natutuyo, ganong kainit. At ganun din naman, pag umulan, grabe din ang buhos ng ulan. Opo, ito pa bang ginagawa ng PAGASA? Alam niyo, sa ganitong sitwasyon, kailangan may nakusunod. Diba? Hindi pa rin lahat magaling. Dito sa usapan ng tungkol sa weather, dapat, kayo ang pinakamagaling dito. Kayo po dapat lang po nakikinggan. Yun po ang gusto ko lang malaman. Ito pa bang ginawa niyo ito? Masasabi niyo sa akin, na pinakinggan kayo ng national government at ng local government, at dahil pinakinggan kayo, naging konti ang damage sa atin ngayon? Yes po, Mr. Senator, Mr. Chair, sa palagay po namin, dahil nagkaroon, parang mas naging proactive po talaga yung ating campaign, dahil it's been 30 years na po ako sa PAGASA, and minomonitor po namin lagi itong El Nino and La Nina, and nakikita po natin talaga yung progress ng response and actions po. Pero Mr. Chair, ang sa mga challenges po na nai-encounter natin through this mga experience po natin kapag nagkakaroon ng mga ganitong slow onset event is yung pong yung behavioral change po ng mga tao. Kasi halimbawa, sinabi ng PAGASA na may El Nino, nagpalabas lang po kami ng El Nino Watch, pero ang gagawin po ng halimbawa ng mga ibang farmer, hindi na ako magtatanim kasi sabi ng PAGASA may El Nino. Whereas, El Nino Watch pa lang po for them to be prepared in the next 6 months na darating yung... Palagay po ninyo, kanino nang pagtutulong yun? Sa local na po ba yun? O sa piko? Sa tulang sila ng pag-explika? Kanino po, ma'am, ano lang po ito? Hindi po ito, magandang talakayan. Wala po itong, masaya lang tayo. Masaya tayong magsiservisyo sa kababayan natin. Huwag tayong mag-away-away. Ito. Opo, katabi niyo ang video. Yes, opo. So, yung mga gano'n naman po ay talagang mga na-encounter natin ng mga challenges dahil hindi... Pero malaking problema yun, ma'am. Lalo sa amin, opo. Sa mga magsasaka. Opo. Oo, kasi kailangan malinaw sa amin yun kung kailan kami pwede magtanim at kailan pwede hindi. Di ba po? Opo, at pag sinabi din po natin na ang El Nino ay hindi palaging ibig sabihin na walang ulan or drought. So, meron din po pagkakataon na mas matitindi po ang ating tag-ulan sa panahon ng habagat. At nangyayari po yon historically. So, ibig sabihin po, bago natin maranasan yung drought na El Nino na epekto, magkakaroon pa po tayo talaga ng mga posibleng malalakas na bagyo or madaming ulan. So, yun po yung parang napapansin natin kung paano natin maipapaliwanag. Although, ang PAGASA po ay mayroong mga PAGASA Regional Services Division na nalilaymanize at nalolocalize na rin po itong mga term na to. Kaya lang po, talagang concerted effort po ng lahat, both the national and local government. So, yun po. And isa pa rin pong challenges when it comes to communicating weather and climate warnings po, Mr. Chair, is yung mga fake news po. Ayun, so dahil wala po tayong polisiya or batas na nagsasabi na sa mag-aasa lang kayo maniwala,
well, itong mga fake news na ito, paano natin po makokontrol yung mga fake news na mga dumadating? So yun din po yung isa sa mga challenges when it comes to communicating weather and climate warnings po from PAGASA. So, and ang pangalo po, actually sinulat na po yung mga challenges dito, is yung calibrated actions and responses. Dahil nagbibigay po kami ng warning, ito yung forecast namin, halimbawa lang po, significant. Ano yung significant dun sa isang lugar na ikaw ay babahain? Ano ba yun? Ito ba ay torrential? Ito ba ay heavy rainfall na meron ng, ano po ba yun before heavy torrential, yung mga heavy rainfall or yung excessive rainfall? So ano po yung mga corresponding response or action ng mga tao kapag sinabi ni PAGASA na signal number one or signal number two? Or significant ba ito or severe? So yun po yung kinakailangan. Meron po bang partnership between PAGASA and DepEd? Yes po, meron. Napaka alam niyo po, sa totoo lang, mas madaling turuan yung mga bata kaysa sa mga matatanda. Ha? Kasi yung mga matatanda, matitigas na ulo. O po, talagang ano eh, sabi nga nila, tikskal na. So pero yung mga bata po, meron po kayong programa ang PAGASA dyan na umiikot din sa mga bata? Yes po, Mr. Chair. So kasama po yung mga bata, included po yung mga teachers, especially science teachers po. Dahil yung science teachers po, sila po yung talagang magko-communicate ng sa mga bata. Hindi lang po direkta ang PAGASA. So meron po tayong mga ganung program. So po yan, national. Yes po. And madalas po ba yan? Opo. Opo, kasama po ito sa mga programa ng DOE. Ibig po sabihin, imbis na nakikipag-coordinate na kayo sa DepEd, nakikipag-coordinate pa kayo sa local government. Meron din sila. Yes po, Mr. Chair. And kasama din po yung may mga media seminar din po dahil sila po multiplier effect nung... Hindi lang po yung media seminar. Parang yung kunwari yung dinig. Taon-taon, mga around saan time. Saan po ginagawa? Sa lahat ng sulok ng Pilipinas? O yes, dito lang sa metropolis yan? Sa buong sulok po ng Pilipinas. Kaya lang din po, sinulang naman po. Wala po na kumpis nito? Matagal na po. I think yung ating kasama sa Philippine Information Agency, sa mga Venus, sila po ay dati. Isang mag-list lang. Kaya lang. Matagal na po, yes. Senator. Bago pa lang po akong reporter, 30 years ago, meron na po yan. Talaga? Parang... Ito po, nasa likuran po. Bakit parang ang tao, hindi handa? Project po ni Ms. Baldemoro. Opo. Dati po siyang taga-PAGASA, ang aming Public Information Officer. Okay. Ano kaya ang problema? Kasi katulad po ng binanggit kanina ng MMDA, kung na-inform natin ang mga kababayan natin sa pwedeng maging epekto ng El Nino at La Nina, pero ang mga kababayan natin patuloy pa rin ang pag hindi pagsunod. Nga, simple na nga lang po yung bakura. Simple yung bakura na lang, hindi magawa. Ano? So somewhere, meron po talaga tayong pagtukulang sa information. Eh. Kung matagal na pala yan, bago pa lang si Brooks na nasa PIA, naandun na yung ganyang klaseng information ng PAGASA na kasi naalala ko po, ako pa naalala ko nung bata ako eh, ganyan eh, pa. May kinalaman nga yata sa PAGASA yung commercial dati ng basura, babalik sa'yo. Laging may ganun eh, pag may ganun commercial eh. Ano po pa ang sa palagay niyo kailangan pa natin para ang kaubayan eh maging kapartner na ng pagdating ng El Nino at La Nina? Bukod po sa ganito ah, yung pinaghahanda natin sila. Ano po kaya, ang palagay po ninyo sa inyo pong sariling mukahi? Doon sa PAGASA Modernization Program po, Mr. Senator, ay meron po doon na i-enhance yung International Public Affairs Division po. So, para sa public information po talaga ito. Yes po, meron po. So, yung pong... Kailangan pong budget nun? yun nga po, wala pa pong... Kasi ma'am, ang nakikita ko, marami tayong proyekto. Ang kulang sa atin, budget, para magkaroon tayo ng mga materyales. Alam niyo po, napaka-importante sa public information ang materyales, yung gagamitin natin. Lalo na po ngayon, nagsabi niyo nga po, yung fake news, ano? Minsan, tayo makasabay sa technology ng communication at tayo backward pa rin, very manual pa rin tayo, ang kalaban natin ay very technical, talo tayo. So, siguro po, kailangan tayo magkaroon ng, may magaling sa convergence na, naririnig ko si, ikaw ba yung boss, so, nagbabanggit ng convergence, ba? Si boss yata, boss convergence. Opo, boss Sir Navarro, siguro, kailangan siguro, ay buklog-buklog mo kami. Ibuklog-buklog mo kami, total expertise mo yan. Baka ang hearing siguro, tayo-tayo na lang, consultative meeting lang tayo siguro. Bilhin natin to boss, itong ano, information na to, katulong natin ng PIA. Pwede niyo yung boss na, pwede ba natin gawin yun, Sir Roger? Okay, i-mic mo boss, may mic mo para naririnig nila. Pwede sir, pwede. Okay, boss, ikaw ang maasahan natin si Yusuf na mamunguna dito ha. Boss ha, pinahamak na kita, ikaw na mag-chitch mo sa amin ha.
Okay, salamat po. Ma'am, thank you po. Yes po, Mr. Chair. Although ako po yung nandito as a my personal opinion, nandin po if ever. Na malaki po siguro, I would like to take this opportunity, malaki po maiitulong ng Climate Change Commission dun po sa at least makontrol yung mga fake news kung magkakaroon po tayo ng ganun mga polisiya na paano po yeah, natin... Ma'am, ano, yung sinabi nyo kanina, yung gusto nyo magkaroon ng batas, yun po, pag-usapan natin ma'am, aksyonan natin kagad, wag puro kwento tayo, sana pagkatapos po ng hearing na to, makausap po kayo ng staff namin kung ano po yung nasa idea ng pag-asa. Yung sinasabi nyo po kanina, oo, kayo dapat ang central source ng information. Gawin po natin yan, ma'am. Wag na tayo natin patagalin yan. Okay na po kayo? Okay na po. Nasabi ko na po kahit hindi ko na ipakita yung mga slides ko. Although yung mga ganun din pong flyers, meron din po si Pag-asa. So, naandyan lang po sa slides namin. Hindi na lang po yun sa amin ito. Lahat po ng presentation nyo. Kasi ang importante po dito kasi magkaroon tayo ng ano eh. Sabi nga niya, second budget. Kung kailangan sama-sama tayo, ano ba lagi sinasabi nila, kapit ko ba? Ganun, ganun. Opo, ayan. Yun, sir, last ka na, boss. Kasi malapit na kami. Asek Jose Maria Villarama II. Sir. Joey na lang po, sir. Sir Joey, alam mo, sa lahat ng pinag-usapan dito, alam mo naman na tayo po yung nakasuporta sa ating mahal na Pangulo pagdating sa information. Ano? Eh, gusto po natin malaman kung yung ating pong napakaganda po ng SONA, ng presidente. Nandun po ako, narinig ko eh. Nabanggit niya ito. Nabanggit niya po. Opo. Yung po mang pag sinabi natin political will, diba? Medyo may mga masasagasaan po tayo. Kasi sabi naman ng Pangulo doon sa kanyang SONA, ang tama-tama ay mali at mali. Diba? Kahit yung kung sa Pobo na ano, talagang may mga tinamaan dyan, 40,000 ng mga manggagawa tatamaan dyan. Ito po mang problema natin sa El Nino at La Nina na nakitang-kita lang po natin sa mukha natin, ano? Pwede po ba natin i-inform ang taong bayan sa pagtutulungan po natin dalawa ng legislative at executive na sa pagkakataong ito, lahat ng plano na maiisip ng ating mga ahensya ng gobyerno ay mauumpisa na. Pwede po ba natin sabihin na yan sa taong bayan na napakaganda po ng mga proyekto natin. Tutulungan po natin ng ating mahal na Pangulo. Itong mga ito ay magagawa natin. Maumpisa na po ba? Hindi na po natin i-announce. Thank you, Mr. Chair. So, ginagawa naman po yan ng Presidential Communications Office. So, kami po yung nagiging, kumbaga, springboard po ng mga ahensya, lalo na sa executive branch, para po maipaalam sa mga kababayan natin yung mga proyekto po ng iba't ibang ahensya, particularly po dito sa ating climate phenomena. So, napag-usapan po natin yung nakalipas na pagbabaha, pati ito pong El Nino at yung paparating na La Nina. So, nagkaroon naman po ng agresibong information campaign ang lahat ng ahensya at as I mentioned po, ginamit yata po ni DDG Gutierrez ng PIA yung amplification po. So kumbaga echo, ine-echo namin, echo chamber po ang PIA, ang PCO, ang attached agencies po para po talaga makarating hanggang sa grassroots level. Sa structure po, halimbawa lang ng Task Force El Nino, bagamat 6 principal agencies po ang nangunguna doon, eh, napakahalaga pa rin po ng role ng DIMG. Dahil po sila po yung nakakaabot sa grassroots. So, balikan ko lamang po, yung Task Force El Nino po, ang una po doon ay Department of National Defense. Pero po, ang co-chair po ay DOST. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay science at evidence-based po ang pagtalakay natin sa climate phenomena. So, tama, tama po, oh, napakaganda po nun ng inyong minungkahi. Pero, napakahalaga po ka, Joey, na alam natin yung mga proyekto eh, ng mga ahensya. Oo. Oh. Pero yung information kasi minsan nagagamit ng ako din naman ako magsisinungaling sa inyo na pag pinag-usapan natin kasi yung ito, ano lang po ito, realidad lang boss, realidad lang. Katulad nung nangyari nung nagsona ang presidente. Baka ng iba na masama. Alam mo, kasi sabi nila, wala naman pala yung mga flood control na yan, yung mga ganito, mga ganito. Kasi nakulang tayo ng informasyon na yung binabanggit ng Pangulo, yung plano, hindi itong mga, ano to, yun po ba nun, nagagamit tuloy laban sa administration kasi ang nangyari, hindi tayo proactive, no? Nag-re-react na lang tayo, nag-explain na lang tayo sa tao, no, hindi po yan, hindi po yan yung binabanggit, iba po yung sinasabi ng Pangulo, yun po bang ganun? Kasi ako naman ay naniniwala na
maganda ang hangarin ng ating Pangulo na maayos itong flood control natin. Naniniwala ako doon sa niyang speech. Opo. Masasabi lang po ba nyo, sa ating dalawa po, boss, ano, sa iyong ahensya at sa aking committee, masasabi natin sa taong bayan na ito na po yung umpisa. Kasi naniniwala naman ako sa lahat ng ahensya, but this will be the start, the beginning of future. Diba? Of our future, na makakakita na tayo ng liwanag. There's a light after the tunnel. Ito na po ba yun? Opo. Actually, Mr. Chair, hindi lang po dapat i-announce yung pagsisimula kasi meron na pong nagpapatuloy. So, dahil pa nang nabanggit ng iba't ibang ahensya, meron pong ongoing. Kasi nung narinig ko yung hearing nila sa DPWH, talagang, alam mo, ayaw ko nang paano yung parayon dahil mahal ko din naman ng mga tiga DPWH, mga okay din naman sila. Pero talagang doon sa hearing na yung boss, na lumabas talaga doon na wala talagang coordination, boss. Talagang wala talaga nangyari. Ginagamit ko na lang yung hearing nila, boss. Ayoko na magdagdag pa. Opo, sana ang pakiusap ko na lang, huwag na tayo magturuturuan ngayong oras na to. Magtulungan na lang tayo sa public information. Tulungan natin ang presidente natin na makarating sa taong bayan na meron tayong plano. At yung mga napag-usapan noon na binabakbak sa kanya ngayon na ito ba, dyan pa napunta yung pera na yan, mga ganun-ganun. Kailangan natin sanggahin yun. Actually, Mr. Chair, sa model na sinusunod namin ngayon, so Residential Communications Office, so ang nagbabanday po sa mga direktibo ng Pangulo, obviously, marat-mall kanyang press corps. Pero sa pag-iikot po ng Pangulo, dahil nakasama po ako sa pag-iikot ng Pangulo sa loob ng 20 buwan, sa kanyang pagpangin sa mga naging epekto ng El Nino sa bawat rehiyon, makausap po namin yung mga local media po. So, pamipapunto namin sila at nagkakaroon po kami ng briefing at kinakausap po nila. Tapos, hinahayaan po namin silang magtanong ng mga relevant na tanong sa mga very relevant to the particular situation. So, alam po namin yung mga issue, lalo na po ng mga probinsya na mga lokalidad at yun po ang sinasagot namin. So, hindi lang kasi pag nakikita po ng Presidential Communications Office, Pinutuli Information Agency, ang national yan, nagpunila lang yan. Pero hindi po yun. Ang ginagawa po namin, bumababa po kami para po maipaliwanag yun. So, sa pag-iikot po at bibigyan po ng tuming ng Pangulo sa mga nakapit ng El Nino, yan po ay ginawa namin at panag namin regions at nakasalamuhan po namin yung mga local media yung mga gusto nilang itanong. Po, dahil po din sa ginawa po ninyong meron pa palang isa, sorry po. Meron pong shot. Malilaw na po yung inyong mag-partner po tayo. Yes, Mr. Chair. Opo, naniniwala po tayo sa tinatawag natin long range plan ng gobyerno. Opo, hindi band-aid. Opo, ha? Opo, maraming salamat po sa inyo, sa Secretary. Sir, dun po sa PIA, meron po yung tinatawag na kapunghan sa PIA. So, dun po tanatalakay yung features ng bawat ahensya na sa WWH, DSWB. Pero ang focus po ay yung regional, regional concern. Yan po ay every Tuesday, DDGRS. Regional po. So, kung ano po yung issue na relevant sa region, at kung ano po yung mga proyekto ng bawat department sa bawat rehiyon, yun po ang tunay palakay para mas malaman po nung nasasakupan ng regional office na yun. Ngayon, boss, nararamdaman ng taong bayan sa malalayang lugar ng Pangulo at nasa inyo po yung mga kamay. At kapag ka nararamdaman ng kababayan natin, ng Pangulo natin sa malalayang lugar, ano po yung boost? Moral boost yun. Sabi nga po nung ating bisita mula sa United Nations, the Filipinos daw are resilient. Opo, we are resilient kasi paulit-ulit ng ating nasanay na tayo. Opo, kaya dapat sana masanay din tayo umulad. Inshallah, inshallah. Okay, natin, Sir Voltaire. Sir Voltaire, will you speak in English or will you speak in Tagalog? Taglish mo, Taglish. Ayan, para our visitor can understand. Thank you, brother. Paki-explicate mo nga, brother, ang iyong presentation. Sige po, magandang hapon po, mapya malulem po sa lahat. Ako po si Voltaire Alferez, ako po ay taga Oxfam, Pilipinas at kami po ang lead ng Supreme BARM Consortium Project na tumutulong sa regional government in BARM as well as the different LGUs na covered po ng project namin to develop anticipatory action po patungkol sa hazards. No? At kasama po dito yung risk communication activities para po makatulong sa mga kababayan natin. May apat lang po ako na slide, sharing lang po what we did no in relation to the topic in yung public awareness campaigns po sa El Nino.
sinususugan ko po lahat ng government agencies, lalo-lalo na ang PAGASA at ang PIA, dahil napakalaki po ng kanilang ginampanang tungkulin sa pagpapalagana po ng kamalayan, no? Yung awareness raising on El Nino and drought, particularly po sa BARM. Nagpapasalamat po ako sa on behalf of our consortium to PAGASA and to PIA, especially in the region, kasi po marami po tayong naabot na mga kababayan, lalong-lalo na po sa special geographic region in BARM. At napakaganda po nitong pag-uusap, Senator Robin, dahil nabigyan din po ng pagkakataon na plataforma kahit papano ang malalayong lugar gaya ng BARM sa pamagitan po ng pag-imbita po sa amin. So ito lang po ay ilan sa mga nagawa namin kasama po ang PAGASA, PIA at iba pa pong ahensya ng BARM Ministries. Nung ni-raise po ang... Brother, ito na ang preparation. This is your special preparation? Yes. For El Nino? Yes po. So nung ni-raise na po ng PAGASA ang alert ng bandang Mayo 2023, ay on the ground na po kami noon, we were implementing of our project na helping develop DRR plans and contingency plans po ng BARM LGUs, ilang BARM LGUs. Tapos po, ay tinutukan na po namin dahil part po ng aming partnership with the government ay pag-develop po ng anticipatory action. Ibig sabihin po, bago dumating ang isang hazard, ay nakapagawa na po tayo ng mga activities at interventions para po kung meron pa man, konti na lang po ang kailangan ng response. So, yun po. At bahagi po nun ay siyempre social preparation, Senator. And all of this were done online and face-to-face po yan. Next slide, please. Ayan po, so meron po tayong online and doon po kasi sa BARM, dahil na rin po sa experience ng conflict, marami po sa kanila nakakakuha agad ng information through Facebook. Yun na po ang halos naging platform, no, para i-share at ipalaganap ang mga balita sa iba't ibang lugar ng BARM. Kaya po, critical yung platform na yon sa aming public information. At the same time po, yung face-to-face conferences din po, at dyan po, nagpapasalamat kami muli sa PAGASA, sa PIA at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ng BARM Ministries, kasi po critical ang kanilang intervention at inputs doon po sa mga face-to-face activities po na yan. Next po. And yun po, may radio at TV po tayo. Ang isa pong TV ay kapihan po yan with PIA Region 10 po ata. Yan po. So very, very critical po yon at nakatulong din po yon lalo pang maabot yung iba't ibang ahensya ng BARM Ministries. Meron po rin po kaming IEC campaign at ito po ay, wala lang po akong kopya, Senator, because it's in BARM. Well, kahapon ko lang po natanggap yung invitation kaya wala na po kaming kopya rito. Pero na-translate po namin ito into Filipino and in Maguindanaoan. At lahat po ng aming interventions ay kasama po ang orientation at pagbibigay po ng mga proyektong ito, these flyers, especially when we activated the first anticipatory action on drought in January 31, 2024, followed by a continuing AA ng April. Critical po yun because we were helping complement BARM para po doon sa paghahanda ng drought. So, next slide please. Gaya po ng sharing ni Ma'am, ang biggest challenge po namin is pag nagsasalita na po kami o nagsashare na po kami ng drought or El Nino, ang palaging tugon po ng mga kababayan natin sa komunidad ay paano drought ay umuulan. And there was even a time na binabaha pa po ang special geographic areas, no? So napakahirap din po i-penetrate yung concept at yung behavioral change kasi po slow onset ang El Nino. Pangalawa po, yung paghahanda po ng drought ay dahil mahaba at hindi po siya dramatic, hindi rin po siya ganun ka-urgent, lalong-lalo na sa komunidad. Siyempre po, ang concern ng komunidad ay pagkain, tubig, at kung ano-ano pa. So, hindi po agad siya nakikita o nararamdaman. Hindi kagaya po ng pagbaha o kaya ng bagyo. Ang isa po pong challenge po ay... Harap yun. So, ang explanation po namin ay yung drought po ay parang lagnat. No, hindi po siya ang sakit, sintomas lang po siya. So pwede naman na meron ka palang malalang sakit, pero panaka-naka yung lagnat mo. So merong lagnat sa isang araw, sa susunod na araw wala kang lagnat. Pero meron pong namumuo o lumalaking sakit na eventually puputok or magiging malala at doon mo na lang malalaman yung sakit. Kahit pa paano po ay nakatulong yon. At mahalaga din po yung kasaysayan, gaya po ng presentation nila, Professor. Kasi po sa Ligwasan Marsh,
na halos kabuuan po ng downstream ay meron na po silang historical record or oral history ng pagtutuyo po. At nakakatulong po yung elders ng community na ipaalala yon na nangyari na ito sa amin, kailangan natin maghanda. At syempre po yung most recent, yung 2019 or 2016, kung saan because of drought ay nagkaroon po ng conflict eruption in Barm, no? Yung niransak ang NFA warehouse and all that. Meron pong ganong perspective at cultural affect doon po sa aming mga komunidad. And most especially, yung critical information na pinoprovide ng Pag-asa, kailangan po matranslate into the local, into the culture, and into the context. Kasi po, syempre, Pag-asa, ang role nila is to provide the hydrometeorological data. Pero yung pagta-translate po nun sa lokal na pamahalaan, paano ito magiging magagamit para po sa paghahanda at syempre sa response, at lalong-lalo na sa household level, yun po yung nakita namin na medyo malaking challenge at syempre malaki pa pong trabaho. Maputol kita. Yes po. Nico, napakaganda nung sinabi ni brother. Paano kaya natin, meron ba tayong mekanismo na yung mga information galing sa Pag-asa matranslate natin sa mga lingwahe ng lokal? Katulad po halimbawa, si ma'am, sige po, director, opo. Yes sir, for the Department of Agriculture po, we have po, actually yung tatlong klase ng advisory na binibigay ni Pag-asa, yung 6-month weather outlook, climate outlook, then meron po silang 10-day weather outlook din, forecast, then also yung kapag mga special advisory po, kapag may mga bagyong dumarating. So natatranslate po ito sa local dialect po ng bawat region, at the same time po, nakalagay din po doon yung mga stages ng crops, kung ano po yung mga standing crops doon ngayon, at kung ano po yung dapat nilang gawin during those times po. Brother, yes po. Ginagawa na raw nila? Siguro po, ginagawa na. Pero dun sa special geographic areas na sa inyo, kung saan kami. Okay, siyempre po, we have to take into consideration na this is BARM. So baka meron pong kailangan pang... So ano yun? Ano ba ito? Parang ito na naman tayo sa labas sa national, labas sa autonomy, gano'n na naman ito. Ito na naman tayo sa gano'n. Yes po, may sarili po kasi silang... So, paano yun? So, in fairness naman po sa ministries, ay karakadaka naman din sila naghanap na... Hindi ko po sabihin, paano yun? From national, ito pa... Ma'am, yung ano ng Pag-asa, ano po ba yan? Walang turnover, walang coordination ang... Meron... Sir Gutierrez. Meron nga po kami suliranin dyan, kasi po, dahil nga yung barn po ay autonomous, hindi po kami pwedeng pumasok doon yung Philippine Information Agency. Meron po silang Ministry of Information. Ang nangyayari na lang po is, kasi po yung BARM po, tatlong regional office namin ang nasa ilalim ng BARM. Kaya po, ang ginagawa na lang po namin ay nakikipag-coordinate kami sa Ministry of Information ng BARM kung meron pong mga kailangang gawin doon. So ngayon po, inaayos lang po namin yung mekanismo na maging mas malapit yung coordination namin para yung mga problemang ganyan. Tulad ng, kasi totoo po yun, kailangan po talaga ng mga translation, lalo na yung mga public service announcements. Eh, kaya kailangan po namin mag-coordinate talaga with the Ministry of Information. Sige po, Thursday po yata yung aming... Punta ko doon? Thursday yung pag-uusapan yung sa Bangkamuro? Sa Thursday ba? Sa Thursday po, meron kaming Philippine Congress... Bangsamoro Forum. So pwede po, yun po yung forum na pinag-uusapan po kung paano magkikita ang national at ang autonomous Bangsamoro Autonomous Region. Ano? Doon po yun. Ang usapan po namin doon, i-raise ko po yung pag-uusap na yan kasi napakahalaga. Dapat yung coordination eh, dapat napakahalaga nun. Tandaan natin, napakaganda nung mungkahi nung bisita natin sa United Nations na very important ang communication. Communication, talagang ito yung ano natin eh, base, parang strength natin, communication. So ayusan po natin yan, pangako po sa inyo sa Thursday, brother. Baka may gusto ka pang ibagdag, brother? Wala na po, pasasalamat lang po at syempre po ay ang pagpatuloy na alam at pagpalapalinang ng kaalaman ng sambayanan para po yun, maiwasan ang fake news at magkaroon ng tamang pagdidesisyon, lalong-lalo na sa risk management.
Sa BAM po ba, meron din kayong napag-uusapan din po ba niyo yung mga water impounding, yung mga dam, yung ganyan po? Meron din po, yan po ba saan bumabagsak na naman yan? Sa national, na nandun sa BAM po, na meron yung proyekto ang national sa kasama po ba yan? Ang kun po, ang BAM po kasi ay ang downstream, no, nung tinatawag ng Mindanao River Basin. So sa inyo po ang bagsak na po? Opo, galing po Cagayan de Oro area hanggang bukid noon, pababa na po ng BAM. So ang Mindanao Development Authority po ngayon ay nagko-coordinate noong tinatawag na Mindanao River Basin Council at binubuhay po yung iba't ibang mga TIS para po magkaroon ng pag-uusap mula upstream headway waters to the downstream. So galing sa ibang region, papunta yes, sa BAM? Yes po. Yes, at kailangan po parang kailangan po talaga yan mag-uusap. Opo. So, hindi pwedeng patsa-patsa na naman ang ating plano dyan. Dapat bumito. Tama po. Meron na po. Siguro, pag-usapan po natin, i-re-range lang po namin yan sa forum. Kasi kailangan po, kailangan ng, ano, ng mga batas. Opo. Sa mga ganyan po. Maraming salamat po. Thank you so much. Huwag po kayong magalala. Hindi po natin pababayaan ang BAM. Maraming salamat. Salamat po. Kahit po ito ulit. Opo, salamat po. Salamat. Maraming pang po. Pasensya na po. Ang ating mga magsasaka naman sa Nueva Ecija, ano po ba ang naging epekto at naging programa ng gobyerno sa mga magsasaka po sa Nueva Ecija? Sir Romel Padilla. Magandang hapon po, pag-aralan ng Senator Robin Hood, si Padilla. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. At sa ating pong mga kasamahan ngayong hapong ito, ako po ay nagbibigay ng bugay sa bawat isa. Ako po isang hands-on farmer sa Nueva Ecija, sa Quiapo, Nueva Ecija. At ito pong, bibilisan ko na, mukhang ubusan tayo ng oras. Ito pong naging epekto sa amin ng La Niña, nitong parating na taniman. Marami po ang nagkaroon ng problema sapagkat alam niyo na po ang supply ng ating tubig bagamat ay tag-ulan na. Sabi natin tag-ulan pero hindi po dumating sa oras yung panahon ng pagbagsak ng ulan. Kaya marami po dyan dahil nang galing tayo sa tagturo, wala po tayong tubig na naipon mula po sa ating mga dam. Ibig sabihin, kulang yung naging supply dahil ito po ang inaantay natin dito, yung pagbagsak ng ulan. So, sa madalit salita, ang pinakakabuuan po nito, yung epekto talaga ng climate change sa atin. La Niña, El Niño, napakalaking bagay po talaga nito po sa ating pamalimbogang panahon ng ating pagsasaka. Nangyayari po ito, kapag ganito pong nauna na yung nagtamla at hindi dumating ng tubig, hindi niya po maitatamin sa timing yung kanyang ipinulila. Kaya ito po ang kadahilanan na tayo ay hindi nakakaabot lang sa ating gustong ani na nagiging programa po ng Department of Agriculture. Sa madalit salita po, kung ito po ang ganitong klaseng problema, hindi po natin ma-address ng agaran. Ibig sabihin, itong La Niña, nakikita ko po na ito'y pwedeng maging advantage doon sa atin. This La Niña phenomenon can be an advantage as well, no, to our farmers. Why? Because pag dumating po itong tubig na ito, na walang humpay na tubig, palagi ko po ito po yung panahon na para tayo po ay magsagawa ng mga water impounding systems. Na kung saan ito po yung malaking maitutulong. Meron na po bang water impounding sa Quiapo, Nueva Ecija? Meron po tayo, subalit ito hindi po natin na-maintain na. No, hindi po natin na titignan ang talagang ng supply ng tubig sa bawat ating kalawang ay sapat. Sapagkat ito po yung napakalaking factor itong tubig. Po, ano po ang, ito po na ay download na po ba ito sa DA? Ito po, mga isang consultant sa Department of Agriculture, ito po ang ating isinagawa. Ano po ang plano? Ano po ang plano ngayon? Meron po tayo ng mga parating na programa, katulad po ng sinasabi ko, ang SWIP, mini dams, at irrigation programs, no? Yung sinasabi po ng brother kanina, halimbawa, yung tubig sa kanila, yung pababa sa kanila, mag-aagalan po natin ito ng tamang imbakan, tamang channel, magkakaroon po tayo ng sapat na supply, hindi lamang po sa usaping agrikultura, kundi yung supply ng tubig sa ating mga kabayanan at mga syubad. Ngayon pa lang, nararamdaman po natin, dito lang sa Manila, nagkakaroon tayo ng shortage, pero ang daming tubig, ang daming baha. So meron pong siguro talaga tayong problema when it comes to water encatchment, no?
So, yun po ang plano nyo? Sa, yes, ayun. Sa ebensya, magkakaroon po kayo ng, ano po tawag nyo, water impounding systems? Ito, na, saan po ilalagay ito? Ito po, national project po ba ito? National project? Opo, opo. At sa ilalim po ng bagong batas, sa ating, hindi pa bago, ano, yung amendment, sa Republic Act 11.03, yung rice tarification law, nandun pa rin. Meron po ng presyento mo rin inalagay para doon, ay magandang po ito mag-program ng water impounding systems, no? So, yun, mas magandang po, mga kasamahan ko sa Department of Agriculture, na madagdagan po siguro, sasamantalahin po na po yung pagkakataon na palagay po itong mga programa nito, ito parang mas binibigyan ng pansin. No? Hindi lamang sa usapin ng baha, tulungo yung supply para sa ating pagsasaka. Kung gusto po natin nagratong, at makita ang bumibigyan natin ng lubang na sa ating mga magsasara. At makita natin ang lubang na yan ay umami. Upang makatulang tayo sa ating food security programs, ay makasarap na pakirandan po. Kasi ang first beneficial to aspect ng ating mga program ng ating mga magsasara ng ating bayan. I'm sure, I'm pretty sure, 100%, inshallah, kapag itong mga programa na palakas pa natin, at samantalahin pa natin, yung pagsamantalahan, hindi magandang pagkailan yung pagsamantalahan, eh, paglalo-lalo na, pagdun sa isang tubuli na. Merdo. Hindi pa, samantalahin po. Aba? Sinagyan natin ka. Kailan na, ibang ko po sa sinasabi ko, kapag ito pa nga-ibig natin, I guess we will come to that point na yung objective natin, mga palakas, kapagkakanin ng ating palaw. Ito po normal, samantalahin natin. Samantalahin natin in terms of itong mga dams, itong mga encouragements, water channeling, yung mga matapan natin na solar power, irrigation pumps. Pag yan na ilagay po natin, halimbawa, yung isang istasyon, ito ang koordinator natin, yung nandong records na impounding system. So when you make, meron po ba yung generic na plano, ang DA? Meron po. Yung sukat, yung lahat, yung ganun, kung saan ilalagay. Ito po yung nakahandaan pala. Ano pa nga yan? Ano po nga yung sa programa natin ngayon? Para po yan sa 2025. Kato, kato. Kamatupod po ng mga programa nito, ang talagang po, ang ating po na isasadyos o na isishare po ng actual hands-on farmer na ito po ng mga lakas sa kabuturan natin, tayo tayo umiikot, talagang po mas sexy, mas tinutukan, mas sa masukat, actually, inventory na rin ating mga nagagawang mga proyekto nito. Kapag sinabi niyo pong inventory, meron po ba tayong ang mga data ng mga sinasabi po ninyo. Meron po tayong makukuhang data dyan para mapag-aralan. Yes, ganun po kasumpara na ang pag-aralan ng pagsasaka na inaayos na lang natin itong mga actual data nito. No? Actually, pag-aralan po lang din tayo sa isa na sekreto po dito. At nangyayon po yung bagong maski mo ng pag-aralan. At ito po yung pag-aralan. At pinin, meron ang inventory na ang mga ipinin magkaroon ng mga kinol, building machines, drying facilities, napakarami po kasi nito. So, napakarami po ang only nag-operate. No? Like yung campus na namin sa ulit, may isa doon na itinakit. Like, may mga nag-operate, dahil pa kasi nito. Pero hindi na lang dito nag-operate. Opo, masasabi niyo po na hindi dapat natin katakutan ang tag-ulan kung meron tayong tamang programa. Yung pa ang sinasabi sa gentleman from Kuya Kuna Siha. Opo. Samantala na napangangapin ang lamin niya. Ang climate change, donangan, ulat tayo sa kanya. Kasi siya napapasa natin, sumunin. Kung tayo mga magandang solusyon. And I guess, itong mga programa ito tayo magandang solusyon pa. Matong tayo sa ating agrikultura. Maraming salamat po. Ito po mga katulong sa tab security natin. Yes, sir. Opo, idagdag ko lang po. Kung itong programa po kasi ng patawig, yung sinasabi ko po ng channeling, nag-iipagal na alam niyo kung nagsusok na ng tubig ngayon, nakapag-iipagal po ng doktor ng synchronized planting. Opo, perhaps, kapag itong synchronized planting po na implement natin, o makamasas kapag po natin yung Vietnam po dating sa kanan. No? So, ako po, kasama po ninyo ang inyong lingkod, ang tatulis na po po yung tutorial na mga ito naman ako ng ating senador. Kaya, alam ko pong kaya ito. Kaya ang kaya po ng Department of Agriculture ito. Isipin ko na rin po sa mga kasamahan ko sa kagawaran na hindi mo ako ng isa. Kailangan sa kamasama. Maraming salamat po. Kung meron po gusto magdagdag, ngayon na po ang oras para magsalita kayo dahil ilang minuto na lang po. Meron po bang gusto magdagdag?
Okay, wala na po. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo po dito sa ating pagdinig. Mula po umaga, tayo po itinang hinapon na. Maraming salamat po sa inyong mga mungkahi, sa inyong mga paalala, at siyempre po sa mga commitment na ginawa po natin ngayong araw na ito. Ito po ay napakagandang pasimula. Katulad po ng sinabi ko kanina, huwag na po tayo lumingon sa nakalipas. Magsimula na po tayo at magsimula tayo sa public information. Inform natin ang ating mga kababayan kung ano talaga ang realidad at kung ano talaga yung katotohanan, hindi fake news. Ito po ang ating responsibilidad sa ating mga kababayan. Siyempre po, I would like to thank our visitor from the United Nations, ma'am. We are very sorry we have to conduct our hearing in Tagalog. Firstly, I am relaxed in speaking in our own language so that we could transmit to our people what we want to tell them, what we want to extend to them. And but of course, your presence, ma'am, is we I appreciate it very much, especially from the United Nations and your insights. It's in record, and I am really very happy and willing if you could accompany us when we go around. I know humanitarian is also housing, and human settlement is part of being humanitarian, right? Yeah, I want to show our beautiful housings in the Philippines, and I know you could contribute a lot here, ma'am. I'm very interested in showing you. Thank you very much. Sa inyo po lahat, mabuhay po. Maraming salamat po sa Pico. Pare, partner tayo, ha? Hindi tayo, ako katulong nyo. Gusto kong matulungan ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga programa, lalong-lalo na dito. Sa usapin ng flood, sa usapin ng magsasaka, sa usapin ng mga problema ng mga lugar natin sa buong kasaysayan na, alam na nating binabagyo, alam na nating binabaha. Kapartner nyo po kami. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi na po tayo magkakaroon ng siguro ng pangalawa pa. Okay na ito. I-adjourn na po natin. Maraming salamat po. Itong pagdinig na po ay tapos na po. Adjourn. Maraming salamat. Mabuhay. Ang binigay ng nilikha ng Diyos sa atin, at ito ay hindi basta natatapon. Ito rin po ang hinahangad ng ating mahal na Governor po. Opo. Kanino po uli yan? Yung project niya? Sampung lugar uli? Sorry po. Sa pagkipo ito ng kalumpit. Opo. Mount po ng project. Nakumpisahan na? O? Hindi pa po. Ito po ay plano pa lang po na iprinisinta bago pa lang po. Kanino po iprinisinta? Sa National Government through the DPWH po. Ayun, sir, attorney, naku, magkatabi. Opo, sir Sibilia, opo, pasensya na po, nabigla po kayo katabi. katabi, narinig din naman po, ano po ang inyong pwedeng ma-share po sa amin? Boss, ano lang po ito, ha? Wala po, kailangan lang maintindihan ng taong bayan kung nasa na po tayo, wala po itong, ano, sir, masasagot po ngayon, kamusta po yung proyekto ng Bulacan na isinabmit sa inyo? Magandang, umago po, Mr. Chair. Ang totoo po ay ito isang proposal pa lang sa side ng Bulacan at saka sa side ng Pampanga. Gaano po katagal? Pagkano po proposal? Isa-subject po ito sa feasibility study para malaman kung talagang angkop. Ito palawang naging proseso. Galing po sa proposal, gagawa po ng feasibility study. Sino po? Ang departamento po, through consultants din po ang gagawa. And then malalaman po natin kung feasible ba itong ganitong klaseng proyekto. Sa tingin niyo po ba sa nangyayari po ngayon, attorney, kailangan po ba natin ng mga water impounding? Lalo-lalo na po sa mga lugar na talagang buntas na po punta yung tubig eh. Kailangan harapin na po natin yung mga tinatawag natin band-aid solutions. Pambihira, pinakakakwartahan lang yan. Kailangan yung aguna tayo sa mga totoo ang solution, boss. Sa palagay niyo po ba yung sinasabi? Ito, sarili niyo po ang opinion. Dahil alam ko naman, dadaan pa naman yan sa sinasabi niyo. Sigurado ako, mga 6 na buwan yun, boss. Mga ganon. Maaari po, mas ito, matagal pa. Yung sa gobyerno po kasi ganon eh. No? Yung proseso, kailangan daanan. So, 6 na buwan, matatapos itong lalimya. Nagpaplano pa lang tayo. Darating na uli ang El Nino. Okay.
malungkot pa, aabutin pa kayo sa isang lawat barwag naman. Opo, sana mapabilis po natin. Sana yung mga ganitong proyekto, kasi naririnig ko si Presidente na sabi ni Presidente yung kanyang kalumpati, ang sabi niya, yung mga flood control na yan, siguro naman, pwede pa ba na mabilisan pa doon, sir? Paano po ba? Pwede, ano po ba ang pwedeng gawin ng aming namin, ng mga senador para mapabilis po ito? Para ito po ay kagiyat na magawa. Ito po ba, kailangan po bang mag-uusap? Sino po ba ang dapat namin kausapin? Kasi si Joel, siguro si Joel, gustong gusto niyang matuloy yan. Senator Joel, dahil ang punon talagang nagigiba na. Nung huli kong kausap si Joel, parang aatakihin na doon. Nasahe ko nga yung likod. Pare, huwag talagang masyadong ano. Kasi talagang sa plenaryo. Ganun ang epekto sa kanya. So, boss, sana, paano po ba? Mga, pwede po bang months, yung ano, months na ito ay maayos, itong mga ganitong proyekto? Sa ngayon po, ay tinatalakay na yung panayan. And on the part of DPWAs naman po, meron din naman kaming mga convergence program with NIA, like itong ating mga small water impounding projects, small river improvement projects, para po maibsan naman itong ating mga problema sa magbaha. Opo, opo sir. Opo, naniniwala po ako dyan. Maraming salamat po. Pero, syempre, hindi ko na po dadagdagan yung pagbakbak ng mga kasama ko sa DPWAs. Gulpin-gulpin na yung DPWAs. Ang ano lang po dyan, sana maalis na tayo dun sa, kasi pag pinanood mo yung pagdinig na yun, tatatak sa isipan mo dalawang bagay. Yung continuity, yung sinasabi ng mga senador, walang continuity sa project. Kasi nga, mahabang usapan kung makakarating pa tayo sa konstitusyon. So, pangalawa, ang nangyayari kasi boss, parang, patsi-patsi daw. Sabi po ng, yung pong lumabas ko siya, di po ako nagsasabi na, yung po ang nagsasabi, yung mga kasama nating veteranong mga senador na hinahangaan po natin, mga teacher natin yan. Ako naman po yung bago dito, hindi naman po ako pwedeng magmagaling na alam ko lahat. Bagamat napabalitaan, napapanood sa TV, public information, napapanood mo, talagang parang paulit-ulit na nga, parang patsi-patsi na nga talaga. Kung talagang yun po ang sistema talaga, na hindi natin mabago yung patsi-patsi na yan. Bakit hindi na lang mga patulad noon? Ako po naman ay naniniwala dyan sa mga mayayamang bansa na gumagawa talaga ng hinuhukay nila. Ang lalim-lalim ng hinuhukay nila. Meron ako nakita sa Japan eh. Nasaan ba yung ito ako noon? Sa may water impounding sa Japan, sa ilalim ng lupa na ginagawa po yun sa BGC rin. Hindi po ba tayo pwedeng gumawa ng gano'n, di ba? Di ba parang gano'n yung sa inyong senator ba? Tama po, Mr. Chair, sir. Di ba po pwede yun? Automatic na, ano na, kasi huwag na ni President. O na, boss. Naniniwala po ako doon. In fact, yun nga po ang priority ng departamento sa ngayon. At tungkol naman po doon sa ibang mga proyekto, actually, meron naman po tayong mga master plans para doon sa 18 river basins. Yun po ang ating meron. Naniniwala po ako dyan. Narinig ko din pa doon sa hearing na yun, yung master plan. Boss, ayoko nang dagdagan pa yung hearing. So, totoo lang, boss. Ako sa kasuporta po sa DPWH. Kung ano ang programa, huwag na natin balitan. Kasi alam niyo yung meron pa tayong mga binabalik-balikan. Doon tayo. Ang mga Pilipino, ano yung hopeless romantic. Kahit politika, gusto romantic pa rin. So, ako, huwag na natin balikan yung nakaraan. Forward na po tayo. Natinig ko po doon sa hearing na yun na 2027 po, mag-uumpisa na ba yan? O matatapos, yung master plan na yan, parang ganun po eh. Ang nadinig ko dun sa hearing na yun, ang hiling ko na lang po sana, kung talagang wala tayong magawa dun sa patsi-patsi na yan, unahin natin yung patsiin, yung mga kailangan, nila lang ang pakiusap ko po sa inyo, na maawa na tayo dun sa mga lugar na katulad, wala pa po yung Marikina? Wala pa. Okay. Well, kasama naman sila dito sa usapan na ito. Alam naman po natin yung sir, di ba, kung saan yung mga lugar talaga na pinupuntahan ng tubig. Ako, malaking maitatakot po yan pagka dumating ang El Nino, boss. Maniwala po kayo sa akin. Kasi parang nakakalungkot naman po isipin talaga. Bata pa ako, alam nyo, bata pa ako, ang bahay namin, apartment. Kaya kailangan ko ikwento mo kasi at makinig kayo. Kwentuhan lang naman. Nasa third floor, ang bahay namin. Pagka summer, ang tubig, kailangan kong iakyat sa 12th floor yun. Nakabaldi. Kasi, bagamat ang tatay namin ay mayor siya, no? Sa Jose Panganiban,
disiplinado kami, training, parang training yun. Kaya naman, papasalamat ako doon, lumakas sa mga tuhod doon, naging action star ako doon sa ginagawa kong training na yun. Isipin niyo yun. Noong kabataan ko yun, inaakit ko yun, basta summer. Eh, yun, iba na lang yun. Mas gumabi. So, wala. Hindi natin solve yung problema ng El Nino at La Nina. Kaya, sana, may usap lang po. Wala naman itong, muna lang tayo, forward, ganun din sa DA boss. Tayo ko, sakal na lang. Uulan, baba. Yung mga magsasaka, iiyak, bibigyan nyo ng ayuda. Wala naman tayong magawa, kundi magbigay ng ayuda, kawawa naman yung mga tao, kaya lang. Pagka ganun na naging sistema ng gobyerno natin, na hindi natin sinusolve yung problema, at palaki ng budget na lang yung ayuda. Iba't ibang tawag na. Maganda naman yan kung nangangailangan talaga yung tao, pero wag tayong masanay dyan, boss. Kailangan natin solve itong problema na to. Umpisahan po natin ngayon. Ang dami-daming lugar sa probinsya din. Nanggaling po ako ng Negros, nakakawa ko dun sa mga magsasaka. Papunta po ako dun sa isang magkatalumpati ako. May mga tao sa kalsada. Ang sabi ko dun sa nagmamaneho, sabi kasi taga dun yung nagmamaneho, sinundo ako sa airport. Sabi ko, sino yun? Mga magsasaka po yan. Farmers living in the streets because of the El Nino phenomenon. Eh, yan naman po yung di bago. Hindi yan, that is not new to us. Nagkaroon pa ng kanta dyan si Freddy Aguilar, di ba? Mga bata sa Negros. Dahil talagang nandun na yan, tag-tuyot. Pag dumating ang tag-tuyot, talagang kawawa ang farmers. Yun po, ano po ang, pero na po ba tayong master plan din sa Negros? Yeah, actually sir, this is really, ito talaga ang medyo dagok sa atin for so long a time, no? And ang kailangan kasi natin pag mag-budget tayo, napakalaki ang budget kung gagawa ka po ng dam, sir. At aside from the budget, kasi malaki yung budget, napaka-dami ding request, no? And then pag magkuha ka ng requirements from one department to the other, even government agencies, hindi ganun kadali yung requirements. Kaya sinasabi kanina, nandun pa tayo sa feasibility study. Eh mayroon ka pa rin yung DNR permitting, so all of these things. It will take you really talagang napaka-tagal. I remember when, in my previous life, one of the proponent din na kasama kami doon sa Hala Orser, it was 14 years back. And then last 2 weeks, saka pa namin na ano ni Presidente na inaugurate yung Hala Or, yung number 2. Kasi mayroon ng Hala Or number 1 doon sa father niya. Isipin mo 14 years, sir. So all of this gestation period, napakataas talaga. Tapos malaki yung budget, medyo... problema. But ngayon sa aming bagong DE, yung gusto ni Secretary Kiko, kaya nga bilis-bilisan namin yung construction ng dam namin, hindi na masyado kami doon sa parabang napaka-high wall na mga construction of dams. Ito na lang solar power na impounding na lang. No? So impounding dams na lang ang gagawin namin. Actually, itong sa ano sir, sa dito sa Bulacan, 2.4 billion yan sir na project. And it was just signed last year. And it will take us another 5 years sir. In other words, 5 years or 4 years construction.